Inaasahan muli ang pagdagsa ng mga turista sa kanilang Calaguas Island at mga beaches resort sa lawigan ng Camarines Norte matapos magdeklara ang Department of Tourism na ipinapayagan na lahat ng mga tourist destination na magbukas na ang mga lugar na sa lalim ng Modified General Quarantine o MGCQ. Ayon kay Camarines Norte Governor Ege Tallado, hindi nila pinagbabawalan ang mga turista na mamasyal sa kanilang dalawigan. Alam kayo doon na pwede na mag-swimming. Eh, napakaluwang naman ang ano yun. Sa beach tayo o sa Calaguas Island, maraming pwede makakabot dito. Then yung mga ano namin, yung mga restaurant namin dito, pwede na yung ano, pwede na rin kumain sa mga restaurant. Kaya lang alam, may limitation. So 50% kami lang sa mga restaurant namin. Pero yung swimming. Kinakailangan lang anya ang bawat turista na mula sa ibang dalawigan na ipresenta sa Incident Management Team ang mga sumusunod na dokumento. Rapid testing result, dapat anya negatibo ang resulta at medical certificate mula sa kanilang pinanggalingan. Ang nasabi mga dokumento ay mahigpit nilang ipatutupad para sa kaligtasan ng mamamayan ng Camarines Norte at kaligtasan na rin ng mga turista upang masigurong walang coronavirus disease na mailipat sa ibang tao. Talagang dapat lang lumutang natin yan. Talagang makuha ni health protocol. Gawin natin face mask, physical distancing, lagi marugas ng mga sumin lang gawin natin. Yung malaman, pag nasunod natin, may iwasan natin kung COVID-19. Samantala, sa muli ay COVID-free na ang dalawigan na dahil sa seryosong pagtulungan ng mga opisyal at mamayang Camnorteños. Tulad na lang ng bayan ng Labo, ang chairman ng Committee on Health sa sangguniang bayan at si Consul Norman Oco na hindi sila nagpahabaya at tulong-tulong ang panawagan sa mamamayan na magkaisa laban sa COVID-19. Sinecure po nila ang kanilang mamamayan sa barangay para hindi rin po magpanik at ang ating magaling na punong bayan, Mayor Engineer Joseph Ascucha, ay nagbigay na po ng relief dito sa barangay na ito upang hindi na rin po sila gumawa ng paraan na makalabas. Seryosong kampanya naman laban sa COVID-19 si Consul Ami Oco, ang chairperson ng Committee on Health sa sangguniang bayan ng Paracali na ngayon ay COVID-free ang kanilang bayan kung sana bilang chairperson ng kalusugan mas prioridad nila ang pagsugbo sa COVID-19. Pero anya, tinututukan din nila ang ibang pagtulong sa mamamayan na nasa liblib ng mga barangay na matugunan ang pangangailangan sa kagandahan ng kalusugan ng bawat mamamayan. Bukod dun sa instruction na binigay ng aming doktor, ng aming MHO, ng si Dr. Berhinia Barame Damaso, kasunod po noon ang pagbisita ng lahat ng aming mga nurses, midwife, para magbigay ng informasyon, ng agarang informasyon para maiwasan at kung anong dapat gawin para sa kalinisan at kaligtasan ng bawat. Siyempre, lalong higit sa mga kabataan na dapat mas maproteksyonan dahil sila yung masyadong prone doon sa sakit na yan at ang aming mga senior citizen. Yun po ang ginawa ng lokal na pamahalaan ng bawat. Sa pagkakaano ko po, pwede kami makonsider na COVID-free kasi talagang asin wala naman kami. Nanawagan si Governor Ege Tallado at mga opisyal na nalawigan na kailangan sumunod sa panibagong panibula sa bagong normal, ugaliin ang pagsuot ng face mask, social distancing at paghugas ng kamay at pananatili ng kalinisan sa bahay at kapaligiran. Mula dito sa Bicol, ito si Roel Saldico, BHTV News. We'll be right back.